Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok na aming kinakaharap, kami ay nananatiling matatag na kumakapit sa iyong mga salita. Dahil kami ay naniniwala na ikaw ay laging gagawa ng paraan para sa ikabubuti namin. Bago namin simulan ang aming mga gawain, kami ay lumalapit sa iyo. Muli mo kaming gabayan at bigyan ng lakas ng loob upang malampasan namin ang mga pagsubok na aming muling haharapin sa araw na ito. Gabayan at tulungan niyo po kami upang maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanang aming nagawa. Patawad po kung kami nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong maitama ang mga maling aming nagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal, paggabay at pagpapala na iyong ipinagkaloob at ipagkakaloob pa sa bawat araw ng aming buhay. Ang lahat po ng ito
ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako'y isang lingkod bayan, katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman. Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin nang walang kinikilingan. Isa sa alang-alang ko ang interes ng nakararami bago ang pansarili kong kapakanan. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamamayan. Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makakaabot sa aking kaalaman. Gagawin ko ang kapaki-pakinabang ang bawat sandali sa lahat ng panahon. Sisikapin kong makatugon sa mga hamon sa lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa ating dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasihan nawa ako ng may kapal. Oh,
bukas pa, handa na ba? Let's go for it, huwag titigil dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Wellness ay pag-inom ng gatas. Wellness ay eating healthy lagi. Wellness ay right portion sa pagkain. Oh yeah, that's right, let's go. Tama ang sukat, maglaro ka sa labas. Mag-reduce, reuse, recycle, listen. Listen, wellness is life. Wellness ay maging fit at active. Wellness ay washing hands ang tama, tama. Wellness ay pag-alaga sa planeta. Magandang umaga! Nandito tayo ngayon sa bahay ng Pambansang Bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Alam nyo ba na ang Araw ng Kabayanihan ni Dr. Jose Rizal ay isa sa mga pampublikong holiday na ipinagdiriwang tuwing 30 ng Disyembre taon-taon? Dito, ginugunita ng mga Pilipino ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Ang Araw ng Paggunita sa Pambansang Bayani ay ginagawa sa Rizal Park, dating tinawag na Bagong Bayan, at kilala sa ngayon bilang Luneta Park. Sa Rizal Park na tinuturing na isang national park, naroon ang monumento ni Jose Rizal na isinipubliko noong taong 1913. At alam niyo ba kung bakit ika-30 ng Disyembre ipinagdiriwang ang Rizal Day? Dahil sa araw na ito, binigay ni Jose Rizal ang kanyang buhay para sa bansa. Mula sa kanyang piitan sa Fort Santiago, siya'y naglakad patungong Bagong Bayan upang harapin ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Mayroong mga seremonyang ginagawa na dinadaluhan at pinangungunahan ng presidente at vice-presidente ng bansa, na nag-aalay ang presidente ng mga bulaklak at pinapasinayaan ang pagbibigay sa bayani ng 21-gun salute. Alam nyo ba na ipinagbabawal ang sabong, karera ng kabayo at halay-alay tuwing araw na ito? Isinaad rin sa batas na dapat itaas ang bandila na naka-half mast. Ngayon, maaari nating panoorin ang maikling clip na maaaring magbigay sa atin ng pag-aalala kung bakit siya namatay. Mapanatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. Abunte!